Sapat nubay ng Municipal Social Welfare and Development ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makaharap ang 14 anyos na dahil sa isyong pangsiguridad ay itinago namin sa pangalang Renren. Sensitibo ang mga impormasyong buong-buong ilalahad ni Renren sa akin. Sa edad na 5 taon, namulat na raw si Renren sa magulong pamilya. Pag tuwing mauwi kami sa bahay, may dala kami panggatong. Minsan, matatrabaho kami yung perang pinagtrabaho namin, pinambibili namin ng bigas. Hikaw sa buhay ang pamilya ni Renren. Ito raw ang madalas na nagiging ugata ng mainit na pagtatalo nila ng kinakasamang sinani. Sa di naasahan, si Rolly, Nunguy, di na umuwi pa sa kanilang tahanan. Kumusta na mga bata? Blessed na kayo. Ay. Tsaka nga pala, dito natitira si Chong nyo ah. Okay lang ba sa inyo? Ah, sige. Sa pagdating raw ng tinukoy nilang si Jesus Tira, dinanas nila ang matinding kalbaryo. Una kayo doon, pagkatapos niyan, nakapahinga na. Mahirap din po, kaso nga lang po, yung stepfather ko, malilate pa lang kami, hindi pa niya kami kilala. Binubog-bog niya na po kami. Sabi ni stepfather ko, itatapon daw ulo namin sa sapa. Wala naman po kami ginagawa mo saan, itatapon niya raw ulo namin sa sapa. Para hindi na raw kami lumaki. Ang problema pa. Ang inaasahan nilang ina na poprotekta sa kanila, siya pang magpapabigas sa pasang-pasang puhos ng mga kapatid. Sa burol na ito, malayang naibubulong ni Renren ang kinikimkim na galit. Sa loob ng 8 taon, kinisaw nila ang mabigat na buhay sa piling ng ina at sa kinakasama nito si Jesus Tirao. Pinalayas na nga kami. Este padre ko, pinagtatapon yung po. Mga damit, sinunog. Sabi niya, lumayas na rin kami. Wala na rin kami silbi. Pumunta po sila sa bahay. Gusto pong sumama sa mister ko na mag-uling po. Naawa nga po kasi kami sa mga bata. Gusto po nila makapag-aaral. Hindi nga po si kasi sila nakapag-aaral. Wala daw po sila mga birth certificate. Hindi naman pinag-aaral ng ina. Ate, may sasabihin po ako. O ano yun? Bakit parang takot na takot ka? Hindi po kami iniwan ni Papa. Ha? Saan siya? Binatay po siya. Totoo pala yung sabi nila? Kwento naman po talaga sa kalayakan yung mga pangyayari na yun nga pong pinatay po yung tatay po nila. Isang lalaki naman ang naaresto ng Doña Remedios Trinidad PNP. Yung alias nanding nahuli namin sa violation ng RA 10591, yung illegal possession of firearms and ammunition. October, nung nabalitaan na nung mga bata na nakukulong pala yung talagang may ginagawang mali, nagkalakas sila ng loob na ituro na ito. Dito po ba nakakulong si nanding? Kaya nagpunta sila rito kasama nung kumukulong sa kanila at saka nung DSWD. Toy, ano bang pangalan ng tatay mo? At kailan ito nangyari? Tolly Gonzales po. Tinignan namin yung sa record namin, hindi siya naka-record, hindi rin naka-record na missing. Itong taong to, di umano'y pinatay doon sa Sitio Kalayakan, Barangay Kalawakan, DRT. Isang araw, noong taong 2008, dumalo raw sa isang inuman si Rolly sa isang kubo sa Sitio Kalakayan, Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Papa ko, hindi inuman po sila doon sa kubo. Ng mga panong iyon, nagtungo rin sa lugar si Renren upang puntahan ng ama. Gayunman, bago pa raw makalapit si Renren kay Rolly. Nagulat rin siya sa kanyang nakita. Nui iginawit ni Renren ang kanyang naging amain na si Jesus Tirao. Sinipa po nila si Papa. Sinipa? Stepfather ko po. Bukod kay Rolly, idinawit rin ni Renren ang isang Danilo Pascual alias Amang Tangkad. Pinalo po sa ulo yung pambayo po ng palay. Kuya Amang, binitbit po ni stepfather ko po yung halo. Stepfather ko naman po, giniliton. Lisan nyo, baka may makakita sa atin. Pero di pa rin doon natapos ang krimen. General po, dito po. Matapos iyon, tinawag po nila si Kuya Arman.
Ang tinawag nila, si Carman po ang pinagtahog. Pinag-ukay ng libingan kay Papa. Mas malinaw pa ang naging paglalahag ng nahuling suspek na si Fernando Sabularse alias Nanding. Napunta niya ako doon sa bahay niya at ang sabi niya po ay may pag-uusapan daw po kami. Doon po sa bundok. Ay nung nagpunta po ako doon, inabutan ko na nga po sila. Nandun na nga po sa bahay, isa bahay ni Jesus, nagkikwentuhan na po sila. Noon nga yan, napasabak na raw sa matinding inuman si Nanding. Kasama na nga si Jesus Tirawa, ang deep-in partner nito na si Florian Pumantok, si Danilo Pascual, Rick Magzael, Roselito Eduarte, at Armand Ignacio. Umihi po itong role eh. Nag-uusap po sa po itong naning, saka itong Jesus, saka itong Lisa, na ang sabi nitong naning, lasing na naman niya. Bubugbugin na naman niya ako niyan. At ang sinasabi niya, pagka nalalasing, pagka nahuli raw niya tayo niyan, papatayin tayo. Eh sinabihan po si Jesus nung naning, na kapatayin daw po sila pagka nahuli. Maya-maya pa. Nakita ko pagkirin po tulungan ng dalawa ng taxi. Ni Jesus sa kami, Amang. Yung hawak po ni Jesus, yung halo pong pambayo sa palay, tapos ito, Amang naman yung tulos po sa, ano, sa sitaw na Bukawi. Para akong, ano, na estado, na pinanood ko na lang po sila. Nung nakadapanin ko yung role, hinila po pababa. Ang sigaw ng Jesus, kanyari, kuhan mo yung pala, dali mo niya doon sa sapa. Adi, tinatanaw ko lang po sila. Ay, nung nandun na po sa may sapa, ang sabi ni Jesus, buhay pa niya to. Gilitan mo na niya Roselito. Kaya binunod po yung itak, ginilitan ko. Pero maaari lamang magpatuloy ang pagsasampa ng kaso kapag naipresenta bilang ebidensya ang katawan ng napaslang. Saan yan? Saan tayo pupunta? Turo mo. At isinamin natin yung bata mismo dun sa area. Actually, 2 oras na lakaran. Kapanipaniwala yung bata sapagkat alam na alam niya yung lugar, alam na alam niya kung saan mismo nakalibing yung kanyang tatay. Nang marating ang lugar na tinutukoy ni Renren, nagsimula na ngang pangalap ng ebidensya ang mga pulis. O, saan mo nakita yung tatay mo? Dito. Sigurado ka? Okay. Sige, bukain natin ha. Ilang saglit lamang, positibo ang resulta ng kanilang pag-ukay. Inukay ho namin at nang makakita kami ng mga ilang palatandaan na ito ay buto ng isang tao at syempre yung damit, tumawag kagad kami ng SOCO, nagpatulong kami at pinagpatuloy yung pag-ukay sa proseso ng ating SOCO. Ang buto po, human skeletal remains, ayon na rin sa SOCO, doon sa mismong area. Bukod sa naturang mga labi, nahukay din sa lugar ang ilang personal na gamit na kinilala naman ni Renren na pag-aari ng kanyang ama. Formal lang sinampahan ng kasong murder ang mga umanoy, nagsabwatan sa pagpaslang kay Rolly Gonzalez. Una sa listahan ang stepfather ni Renren na si Jesus Tirawa. Damay rin ang ina ni Renren na si Florian Pumantok. Kabilang rin sa listahan ng mga akusado, sina Fernando Sabularse, Danilo Pascual, Rick Magzael, Roselito Eduardo, at Armand Ignacio. Ang isasampa po namin kaso ay murder. Sa dahilang pinatay nila yung alias Rolly by using of superior strength at napakarami nila para patayin yung iisang tao. May plano at evident premeditation. Sa ngala ng patas na pamamahayag, tinungo namin ang barangay Kalawakan para kunin ang panig ng mga isinasangkot sa kaso. Subalit, ayon sa punong barangay, bago pa man mahukay ang bangkay ni Rolly Gonzalez, ay umalis na sa kanilang lugar ang mga suspek. Nung magkaroon nga kami ng balita na ganun, wala na do dyan. Sabi ko, sayang naman, dapat eh magkaroon ng katarungan yung mga ganun. Kasi kawawa naman talaga yung tao na napakatagal na panahon na hindi nagkaroon ng katarungan yung pagkamatay niya. Ang masabi ko lang po doon sa mga anak ng Role, patawarin nila ako kung matagal ko man pinago itong matagal ko man po na bago ko na ilabas yung naitatago ko pong lihim sa sarili ko. Pero kahit pa paano po na tulungan ko na rin po sila na nakuha po yung ama nila.
Matapos naman ang mahigit 9 taon na walang awang pagkakabaon sa lupa. Nito lamang a 16 ng Nobyembre. Si Renren, kasama ang kanyang mga kapatid, binigyan ng disenteng libing ang kanilang ama. Galit po ako kay mama. Kaya gusto ko po sila mahuli na. May nanay ba kaming binamigay yung anak? Gusto ko pa mas sila makulong. Siya po nagpapatay kay papa. Mahal na mahal ko si papa. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.